Yan sa magandang magandang umaga po sa inyong lahat at ngayon pong araw ay Linggo at ito po ang araw na at oras na para sa ating Panginoon Diyos. So lahat po tayo na manunood ay inaanyayahan ko po kayo na tapusin itong video na ito. I-share po ito para marami pong kaibigan ninyo ang makapanood pa at inaanyayahan po namin kayo na makinig na mabuti at umawit ng mabuti sa ating Panginoon Diyos. So ngayon po ay malapit na po tayo mag-umpisa. Meron na lang po tayong 3 minutes para po mag-umpisa sa ating gawain. Yan, muli po ay inaayahan po namin kayo na i-share po itong video na ito. At gawin po natin yung mga rules po natin na lagi pong pinapaalala. Na i-commit din po ninyo ang inyong mga location para rin po sa attendance ninyo kung meron man po. At i-share po itong video na ito sa inyong mga friends. Pari po ninyo i-copy yung link at i-share po ninyo sa inyong mga group chat para po makasama po ang inyong mga kamag-anak or mga friends po ninyo sa ating gawain ngayong umagang ito. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat at ngayon po, ang oras na ating pag-awit at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. So bago po tayo manalangin, ay umawit muna po tayo sa ating Panginoong Diyos.
Yan, tayo po ay sabay-sabay po na umamis sa ating Panginoong Diyos. We enthrone you, we proclaim you our Son, standing here in the midst of us, we raise you now in our praise, and as we worship in your throne. Yan nga po tayo pong lahat ay manalangin. Lord God, maraming maraming salamat, Panginoon Diyos, sa umagang ito, Panginoon Diyos, na kami po ay awit sa iyo, Panginoon, na kami po ay sasamba sa iyo, makikinig po, Panginoon Diyos, ng salita mo, Panginoon. Kaya, Lord God, ang manguna, ang maging sentro ng gawain ito, Panginoon. Magandang umaga po, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, tayo po ba ay handa na umawit at magpuri sa ating Panginoon? Kung tayo po ay handa na, pwede po ba nating i-comment sa ating comment section, I am ready to worship the Lord. So, umaga pong ito, patuloy tayo na magalak sa pag-awit at pagpupuri natin sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay patuloy siyang papurihan, patuloy siyang luwalhatiin at itaas po sa ating mga buhay. Yes, sabay-sabay po nating awitin ang joy. Yes, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa kagalakan, Lord, na binibigay mo. Say, oh, 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 oh. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, and I have joy. Ooh-oh. You took away my pain. You turned the morning, you turned my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Ooh-oh. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise. For He is good. You have
You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. Yes, Lord, patuloy tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. You took away my pain. You turned my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. Turn my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Turn my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Let's sing. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. For you are good. For you are good. Yes, palakpakan po natin ang ating Panginoon dahil siya ay tunay na mabuti at tapat sa ating pong mga buhay. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Diyos. Awitin po natin, Christ is enough. Yan, patuloy po nating sambahin sa mga oras po na ito ang ating dakilang Panginoon. The joy in my soul, babe.
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before. Panginoon, maraming salamat Panginoon Diyos. Lord God, maraming salamat Panginoon Diyos sa umagang ito, Lord, na kayo Panginoon Diyos ang pagtutunan namin ng oras, pagtutunan namin ng araw na ito Panginoon Diyos. Ang araw ng Linggo Panginoon ay ang araw mo. Lord God, maraming salamat Lord God dahil nandito kami muli at makakapakinig kami Panginoon Diyos ng salita mo Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan Panginoon, sa kalakasan, sa katalinuhan na ibinibigay mo Panginoon Diyos sa bawat isa. Lord God, kaya Lord God, pagtutunan namin ng oras ngayon, Panginoon Diyos, sa iyo kami makikinig ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa mga aral na ituturo mo ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, bago po tayo mag-umpisa sa ating mga announcement, sabay-sabay po tayong mag-Jesus reigns in 3, 2, 1. Jesus reigns! 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos! At ngayon po ang ating mga anunsyo na lagi po natin pinapaalala. Yung tatlo po natin gawain ang ating pong midweek service na ginaganap po tuwing Wednesday at syempre ang ating Sunday service din na tuwing Sunday po. At meron din po tayong morning devotion na ginaganap po tuwing alas 7 na umaga, Monday to Saturday. Kaya sabay-sabay po tayong manood ng ating mga gawain sa araw-araw po na ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos ay marami po tayong matututunan. Kaya po kung meron po kayong time ay manood po kayo at kung
Pero wala naman po kayong time, pa rin niyo po itong panoorin ng replay. Punta lang po kayo sa ating page at doon po natin mapapanood lahat po ng ating mga gawain. So, ngayon po ay November at ngayon po ay November 21. At meron na lang po tayong ilang araw para magsimula po ang ating Jesus Reigns. Kaya, sabay-sabay po tayo manood ng Jesus Reigns sa November 30 po. At meron po tayong gagawin na simula po sa 10 to 2 po ay meron po tayong magre-ready po tayo dun ng ating mga pagkain, magre-ready po tayo dun ng ating mga pang-design sa ating mga tahanan para po i-celebrate po ang ating pong Jesus Reigns. At ang mga natitira naman pong oras hanggang alas 6 ay dun naman po tayo ay manunod na sa ating cellphone or pwede rin naman po sa ating TV ng gawain ng ating Jesus Reigns. At punta lang po kayo sa Jesus Reigns Celebration page. Doon po natin nakikita yung ating papanoorin sa araw na iyon. At naman po, sabay-sabay po natin i-celebrate ang ating Jesus Reigns. Kung kayo nga po ay nagsa-celebrate ng iyong birthday, celebrate po natin, paghanda po natin yung darating na November 30. At ngayon po ay November at meron din po tayong mga birthday celebrant itong November na po ito. At belated happy birthday po kay Sister Jennylyn na nag-birthday po nung November 18. At kagahapon po, nag-birthday naman po ang isa po nating leader dito, si ating Sister Jessica. At belated happy birthday din po. At sa mga mag-birthday pa po, i-comment nyo lang po dyan kung gusto nyo po ipabati sa amin yung mga mag-birthday pa itong November 13. At yan, bago po tayo magsimula sa ating iba pang mga gawain po, lalo na ang importante yung gawain natin na pakikinig na salita ng ating Panginoon Diyos, papaalala lang ko lang po yung ating mga rules. Yan. At yung pinanguna po natin rules ay tapusin po natin itong panunood po na ito hanggang sa matapos po, hanggang sa makapakinggan natin yung salita ng ating Panginoon Diyos. Pangalawa, i-share po natin tong video na ito or i-copy po natin yung link at send po natin sa mga group chat, sa mga kaibigan natin para po makapakinig din po sila ng salita ng ating Panginoon Diyos. At syempre, i-comment po ninyo ang location po ninyo kung maaari po para pamalaman po namin kung kayo po ay nanonood na mabuti at kayo po ay kasama po sa attendance po natin. At maraming salamat po sa mga manunood at tatapos po ng gawain nito. At syempre, ang pinakalas po nating rules ay makinig na mabuti sa ating Panginoon Diyos at intindihin po natin yung mga aral na ituturo sa atin ngayong umagang ito. Yun lamang po at maraming salamat. Ngayon naman po ay magkakaroon po tayo ng ating pong tithesin offering. Kaya sa mga magbibigay po ng tithesin offering ay pikin nyo lang po sa ating GCash account. At syempre, ngayon po pagpapray na po natin ng ating tithesin offering. Yan, bago po tayo magkaloob, magkakaroon muna po tayo ng isang maikling exhortation about po sa pagbibigay. Sabi po sa Proverbs 11:25, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Na tayo pong lahat ng mga tao, anak ng Diyos, na patuloy na nagbibigay, ay patuloy din po ang pagpapalain ng ating Panginoon kagaya po sa kanyang pangako in every aspect of our lives, material man po ito na bagay o mga bagay na hindi po natin gaanong napapansin kagaya po ng tubig na ating iniinom, yung hangin po na meron tayong kapaligiran, yung pamilya po na meron tayo, yung kagalakan, yung kapayapaan, is a sign of blessing din po mula sa ating Panginoon in every aspect of our life. Tayo po ay patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon kung tayo po ay tapat na nagbibigay sa Kanya, sa Kanyang kaharian, nagpapala sa mga tao na nasa ating paligid. At
sa buhay po namin, sa ng pamilya po namin, sa pagbibigay po namin sa ating Panginoon, nagpapasalamat kami sa Lord dahil talagang siya yung nagsusupply ng pangangailangan sa araw-araw, bagamat may mga times na feeling natin na kinakapos tayo sa pang-araw-araw, pero never si Lord nakakapusin sa pagpapala niya sa ating lahat. At naiiraos natin yung araw-araw na pagkain natin, nairaraos yung mga bagay na kailangan natin sa araw-araw. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil kahapon nga nag-celebrate po yung aking kapatid ng 18 years old niyang birthday. Salamat sa Lord dahil siya yung nag-bless, nagpala para makapag-celebrate kami ng ganon kahit papaano. And thank you sa Lord dahil sa kanya, yung siya yung reason kung bakit may celebration ng mga kaarawan. At bago po tayo magbigay sa ating po mga GCash account, or even po sa mga taga rito, kung nais niyo po magbigay ay pumunta lamang po kayo sa simbahan or kaya naman sa bahay po ni Sister Julie, ibigay po ninyo ang inyong po mga tithes and offering. At tayo po lahat ay manalangin. Yes, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga tao na magkakaloob at nagkaloob na, Panginoon, ng kanilang mga tithes and offering. Salamat, Lord God, sa kanilang heart, sa kanilang desire, Panginoon, na patuloy na pagpalain ang iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa mga taong ito na patuloy ikaw, Panginoon, ang humihipo, nagbabago ng kanilang mga puso, Lord God, na hindi po sila maging madamot, kundi patuloy, Lord God, na maging bukas ang kanilang mga puso, maging bukas ang kanilang mga palad sa pagbibigay sa iyo, Panginoon, dahil deserve mo, Lord God, even yung mga treasures na meron po kami, Panginoon. At salamat, Lord God, dahil ang pangako mo, Panginoon, never kang magkukulang sa aming po mga buhay. Ikaw, Lord God, ang magsusupply. Ikaw, Panginoon, ang magsusustain, Lord, na mga pangangailangan namin sa araw-araw, financially, Panginoon, yung mga pagkain, Panginoon, namin, Lord God, yung tirahan na meron kami, Panginoon, even yung immaterial things, Lord God, yung kagalakan, Panginoon, yung pagpapala, Lord God, ng kasiyahan, ng kapayapaan, ng karunungan, Panginoon, ay mga pagpapala, Lord God, na galing sa'yo. At dalangin po namin, Panginoon, sa lahat po ng mga nagtatrabaho, Lord God, patuloy na sila ay pagpalain mo, Lord, sa kanilang pagtatrabaho, na sila po ay ma-promote sa lahat, Lord God, ng mga may maliliit na negosyo, Panginoon. Hindi po ito nanatiling maliit, Lord God, dahil ito ay palalaguin mo at pagyayamanin mo, Panginoon, sa lahat, Lord God, ng mga nag-aaral at nagpapaaral, Panginoon, ng kanilang mga anak. Patuloy, Lord God, na pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Magamit po ang kanilang mga buhay, Lord God, para patuloy, Lord, na matupad yung kanila pong mga pangarap. At sa bawat simbahan, Panginoon, na tinatag mo, Lord God, ikaw, Panginoon, ang magpapala, kagaya po sa aming simbahan, Lord God, ikaw po ang magpapalago at magpapayaman po nito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa ilang po namin ibinabalik ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, ngayon naman po, tatanungin ko po kayo kung gusto po ninyo na shout out o panotice dyan sa mga nanonood. Ngayon po, meron po tayong 8 na nanonood at sana malagdagan pa po ang mga manonood ngayon. So, habang po nanonotice ako ng mga or nasi-shout out po ako ng mga nanonood, ay mag-comment po kayo ng inyong pasasalamat sa ating Panginoon Diyos, at namaya po babasahin po natin yung mga pasasalamatin nyo sa ating Panginoon Diyos. So ngayon po, maraming salamat po sa panunood kay Sister Merlina, kay Sister Yoli, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa panunood kay Sister Vina, kay Sister Beng, and family. And ganun din po sa iba po pong manunood, maraming salamat po. Ganun din po kay Sister Julie, maraming salamat po sa inyong panunood. At sana po ay ma-share po natin itong video po na ito. Ganun din po kay Sister Roda at sa pamilya po nakasama po manunood, maraming salamat po. Kay Sister Merlin Lee, maraming salamat po sa inyong panunood.
At naman po sa mga nanonood po ay kasama po ninyo ang inyong pamilya na manood ngayong umagang po ito para makapakinig din po sila ng mga aral ngayong umaga po ito. Alam niyo po sa umagang pagising natin ngayong Linggo, dapat aral agad ng ating Panginoon Diyos ang ating hinahanap. Ganun din po kay Sister Vina, maraming salamat po sa panunood po ninyo. At sa mga sa mga iba pa po na nanonood na hindi po nakapag-comment, sa mga 9 pa po na nanonood na walang comment dito, ay mag-comment po kayo ng kahit ano, ng location po ninyo para po ma-shoutout or ma-notice po namin kayo. At ngayon po, sino po yung gusto magpasalamat sa ating Panginoon Diyos? Comment nyo lang po dyan sa ating comment section. Nawa po ay meron pong magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ikwento po ninyo kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. At ngayon habang inaantay ko po yung iba na magpapasalamat, ako po ay magpapasalamat din po sa ating Panginoon Diyos. Dahil kahit po na mahirap yung pinagdadaanan natin ngayon sa sitwasyon natin ngayon sa pandemic, ay pinag-iingat pa rin tayo ng ating Panginoon Diyos, iniingatan pa rin tayo ng ating Panginoon Diyos. Binibigyan niya pa rin tayo ng protection. At noong mga nakaraang araw nga po, kasi kumakain po ako ng chocolate dun sa amin, tapos nabulunan po ako, tapos simula po na nagkaroon po ako ng ubo. At thanks kay God, kasi ngayon kahit papaano, nawawala-wala na yung ubo ko, kaya nakakapagsalita na ako dito sa harap ninyo. At nakakapagpasalamat na rin sa ating Panginoon Diyos, kasi siya yung nagbigay sa akin ng kagalingan na kahit papaano ay malesen yung pag-uubo ko. At nagkaroon din po ako ng sipon noon. At thanks kay God, kasi hindi na lumala yung kalagayan ko. At sana ganun din po sa ating mga nanonood na patuloy lang po tayo magtiwala at mag-pray sa ating Panginoon Diyos. At ipagpasalamat po natin yung kagalingan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. At yan, sabi po dito ni Sister Roda Cruz Constantino, maraming salamat po sa inyo pong panunood. Sabi niya po dito, thank you Lord Jesus for everyday life and blessing. Yan, dapat po nating pasalamatan ng ating Panginoon Diyos sa mga blessing na ibinibigay niya sa atin. At shoutout nga po pala kay Sister Ariate Rocky. Sabi niya po ay watching from Cagayan Valley po. Yan, maraming salamat po sa panunood din niyo na kahit malayo po kayo ay pinagtuunan niyo po ng pansin ang ating Panginoong Diyos. Yan, comment lang po natin yung ating mga pasasalamat sa ating Panginoon. Yan, maraming salamat po sa inyo. At kung meron pa po kayong pasasalamat sa ating Panginoon Diyos, sa ubusan na po tayo ng oras, ay i-comment na lang po ninyo yung pasasalamat po ninyo. Maraming salamat po. At ngayon naman po, punta po tayo sa, or dumako po tayo sa ating pinaka-importanteng gawain ngayong araw na ito. Ang pakikinig po ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya ngayon po, tinatawagan ko na po ang ating butihing pastor para po sa ating Word of God. Sana po malakas at palakpak para sa ating Panginoon. Praise God! Ano po, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Can you type, thank you Jesus! Lagay po natin, salamat Jesus! Sa oras po na ito at patuloy po tayong mag-aaral muli ng mensahe ng Panginoon. At bago po ang lahat, shoutout po muli sa inyong lahat, sa walong nanonood na pamilya, kay Ma'am Yoli Mabasa. Salamat. Salamat sa Starbucks. Grabe, napaka-init po ngayon. No? And praise God na tayo po ay patuloy po na binibigyan ng magandang pakiramdam ng ating mong Panginoon. Hello po, shoutout po kay Ma'am Roda Cruz Constantino and family, kay Ma'am Binab Encarnacion, si Sir Beng Bonifacio, Ma'am Luz Biminda Locario, sa Eager family. Hello po sa inyong panonood at sa iba pa po, no. Paki-type nga po ninyo, no. Can you type amen?
Yan, lagi po natin para mabati po namin kayo. Time check po tayo, 10:32. At kung meron kayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon, babasahin po natin, ha. Huwag po kayong mahiya. No, higit sa lahat, huwag po kayong mahiga. Baka makatulog po kayo. No? And bago tayo magsimula sa topic po natin sa Word of God, no? Ano lang tayo, throwback lang po tayo sa ating pinag-aralan. Nung nakaraan, nung Sunday is God moves in the midst of rebellion. Ang Diyos ay patuloy pa rin po na kumilo sa kabila ng ating pong pagre-rebelde sa Kanya. No, yung objective po natin, what is sin? What are the different kinds of sin? How it started? And lastly, why God allowed disobedience to happen? No? And lahat po yan, sinagot po natin. Ang kasalanan po, ito po ay isang immoral act considered to be a transgression against divine law. A sin in the eyes of God, no? Doing against the will of God and a selfish act of humanity. And then, magkakasala po tayo sa isip, sa salita at sa gawa. No, ano po yung mga kasalanan? Yung ginagawa mo yung paglabag sa 10 utos ng Diyos. Yung, ano yung pangalawa? Yung mabuting bagay na hindi mo ginagawa, kasalanan. Yung pangatlo, yung ignorance of God's law. Na hindi mo alam na masama pala yun, ginawa mo, kasalanan pa rin po ito. No? And nagsimula po ito nung kasalanan po yung si Lucifer o si Satan po, no, ay nagkasala at nagbata sa ating pong Panginoon at siya po ay dinala po rito sa earth. Kaya tinukso niya po si Eva at Adan, nagkasala rin po si Eva at Adan. At doon po nagsimula yung rebellion sa mundo pong ito. At hanggang ngayon, nag-a-arise pa rin po, no? Meron pa rin po sa atin, kakasala pa rin po tayo, pasama na ng pasama yung mundo. But by the grace of God, patuloy po tayong niligtas at binago po ng Panginoon. Amen? No, and we are very thankful for that. At ano po yung naging cause po ng pagkakasala ng tao? No, number one po, bakit inalaw ng Panginoon to execute his plan? Para magawa niya po yung plano po niya, the redemptive plan, no? Yung pagliligtas ng ating pong Panginoon to reconcile or restore the broken relationship between man and God. And pangalawa, to rescue and redeem us from the penalty of sins, which is death. And then pangatlo po, pangalawa is to expose his character. Dahil sa kasalanan, nakita po natin ang Diyos ay banal. Nakita po natin ang Diyos ay nagja-judge o hukom po natin. No? Ang pangatlo, siya po ay talagang very compassionate God. No? Ilagay nga po natin sa comment section, a compassionate God. At pang-apat po, a gracious God. Sobrang mabiyaya, no? Wala siyang gustong mapahamak. Kundi lahat ay gusto niya pong maligtas. And praise God for that. At ang Diyos ay nagliligtas. At marami pang ibang karakter ang na-reveal nung tayo po ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. And ngayong araw po na ito, ang pag-uusapan po natin is about obedience pa rin po, no? Di ba ang tema po natin is obedience over rebellion. Can we type obedience over rebellion? Meron na lang po tayong dalawang Sunday para pag-uusapan po ito. At sa darating po na December, ang pag-uusapan po natin is hope over hopelessness. No? Hope over hopelessness. Pag-asa sa kabila ng kawalan ng pag-asa, patuloy po na ang Diyos ang ating pong pag-asa. No? Can we type, si Kristo ang aking pag-asa? Can we say, si Kristo ang aking pag-asa? At ngayon po, ang pag-uusapan po natin ngayon is, ay pinamagatang po nating mag-follow ka na. Can we say or type, mag-follow ka na? Mag-follow, sumunod ka na, no? Baka sa social media, marami na po kayong followers o marami na kayong pinalo po, no? Pero sa Panginoon, hindi ka pa nagpa-follow. Pero ngayon po, ito po yung pag-uusapan po natin, no? Talagang ikaw ay sumunod sa Diyos. Ang ating pong goal po rito is to obey, no? To obey God in our life, no? Yun lamang po yung pinaka-objective po natin. Sundin po natin ang pinag-uutos ng ating pong Panginoon. Sa Luke chapter 9 verse 23, can you say or type dyan po sa ating pong comment section? Luke chapter 9 verse 23. But before that, nakita ko po yung testimony ni Ma'am Ariate Raki. Nagpapasalamat po ako sa Lord dahil hindi mo kami pinabayaan. Sana lumaking mabuting bata ang aking mga anak at sana po maunawaan po nila kung bakit malayo ako. Malayo ako sa kanila. Amen. And amen. Maraming salamat sa inyo pong testimony. Si Ma'am Ariati po ay hindi ko alam kung paano ko siya na-invite. Baka in-invite po sila nila Ma'am Merlin Dia, tiga Cagayan Valley rin po yata, no? Si Ma'am. And praise God na
patuloy po na ang Diyos ang tumatawag po sa kanyang mga anak para manood ng gawain pong ito, mabless po ng salita ng Diyos, at patuloy po na i-empower tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Amen? Sa Luke chapter 9, verse 23, "And he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me." Sa Tagalog po, "At sinabi sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin o kay Jesus, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin." Ito pong katagang pong ito ay sinabi po ni Jesus sa mga disciple. Can we type or say disciple? Disciple. Ang ibig po sabihin ng disciple is learner. No, continuous learning po. Sila po ay nag-aaral that Jesus is our master and Lord and teacher, and we are the student of our Lord Jesus Christ. Tayo po yung mga disciple and followers ng ating pong Panginoon. And sa totoo lamang po, yung binasa po natin sa Luke 9:23, this is not for all. No, hindi po ito sa lahat ng tao na makakapanood po nito. Ito po yung mensahe po na ito, yung the call of discipleship is for all believers. Can you type all believers of Christ? All believers of Christ. No? The message is for those who believe in the Lord, that you and I accepted the Lord Jesus Christ and believe that He died on the cross, but on the third day, He rose again on high. No? And this is a call and command to follow Jesus for the rest of our lives. Hindi yung pag-trip mo lang. Hindi yung pag-gusto mo lang. Hindi kapag ka meron ka lang time na gustong sumunod sa Panginoon o wala ka nang magawa sa buhay. Hindi po. Ang pagsunod sa Diyos, every time, every minute, every seconds, no? Every hour, every day in our lives, no? Patuloy ho tayong susunod sa Panginoon. Wala pong season na, ay, susunod ako sa Panginoon this Monday, pero Tuesday, parang ayoko sumunod sa Panginoon. O kaya meron ho sa atin, Sunday Christian. Pag Sunday, praise the Lord. Pagka Monday to Saturday, erase the Lord. No, siya na yung nasusunod. Pag Sunday, hallelujah. Pero pagka Monday to Saturday, mura na ng mura. No, hindi po ganun. Gusto ng Panginoon, everyday sa buhay po natin, sa lahat ng action, sa lahat ng kaisipan at sasalitain po natin, si Jesus ang mag-glorify. Amen po ba? No? And sabi nga, not all believers are followers. Tandaan niyo po ito. Hindi lahat ng naniniwala sa Panginoon ay sumusunod ng agad sa Panginoon. Marami pong mga Kristiyano po ngayon, marami mga tao that they believe in the Lord Jesus Christ. Tinanggap talagang nagpa-altar call si Pastor, no? Nahulog po yung ating pong kortina. Ito po ginagamit po natin ngayon. Pero okay lang, mas maganda pala. No? Nag-share ng gospel si Pastor o yung preacher o yung leader. Sumubay ka sa panalangin, tinanggap mo si Lord sa buhay mo. Pero marami pa rin po mga tao po ngayon ay tinatawag na Christian bonsai. Ibig sabihin po, mga baby Christian. No? Hindi pa rin lumalago. Ibig sabihin, hindi pa rin sumusunod palagi sa Panginoon. Oo, sumusunod, pero hindi lahat ng areas ng buhay niya isinurrender na sa Panginoon talaga. No? Sabi nga, remember, but all who follow Jesus are believers. No? Sa lahat ng sumusunod kay Jesus, ay believers po ng ating pong Panginoon. Hindi pwedeng pag believers ka, magpasaway ka. Tandaan niyo po, dapat wala akong pasaway na Kristiyano. Hello? At kung pasaway ka, baka hindi ka Kristiyano. Pastor, sakit mo naman magsalita. Hindi po, yung Bible po yung nagsasalita po sa atin. Kasi nga po, ang tunay na Kristiyano sumusunod. Ang tunay na anak ng Diyos ay masunurin. Ang tunay na naglilingkod sa Panginoon ay meron pong submissive heart. No, can we type or comment or say submissive heart? Submissive heart. No? Remember that when we accepted the Lord Jesus Christ in our hearts, we said, Panginoon, ikaw na po ang maging tagapagligtas at Panginoon ng aking pong buhay. No? We receive Jesus as our Savior, and don't forget that we also receive Him as our Master or Lord of our lives. No? Lagay po natin, Master. No? Siya po ang ating pong hari ng ating pong buhay. Siya po yung Panginoon, kaya nga meron po tayong Jesus reigns. Eh. No? Ibig sabihin po ng Jesus reigns, si Jesus ang maghari sa ating pong mga puso, sa ating pong mga buhay. Siya ang masusunod, hindi ikaw o ako.
Siya dapat ang palaging nakaupo sa trono ng puso ng bawat Kristiyano. Amen! Amen po! Minsan tayo pa rin nga po ang nakaupo sa trono. Minsan inaagaw pa rin po natin. Di ba sinabi natin, Lord, ikaw na po ang magmaneho. Ikaw na po yung mag-drive ng buhay ko. Pero ang nangyayari, inaagaw mo sa Panginoon, yung manibela, yun tuloy napapahamak ho tayo. Yun ho tuloy, nagmamali ho tayo ng direksyon. Imbis na one direction, naging wrong direction. And sino sisisihin natin? Si Lord? Yung ibang tao? O ikaw mismo na gumawa ng kasalanan? O nag-isip ng kasalanan? O nagsabi ng kasalanan? No? And sabi nga, siya ang masusunod, hindi ikaw o ako. Siya dapat ang palaging nakaupo sa trono ng puso ng bawat sa puso atin. Hashtag, siya na talaga. Lagay po natin, hashtag, siya na talaga. No? Siya na talaga, hindi ho tayo. And there are three things that we need to do as we follow Jesus. No, sabi nga ho natin, we must deny himself, take up your cross daily and follow me, sabi ni Jesus. No, hatiin po natin sa tatlo. Number one po, you must deny yourself. Ito po yung tinatawag na number one is self-denial. Self-denial. Can we comment or say self-denial? Anong safe? Self-denial po, no? Self-denial. No? Hindi naman po yung ibig sabihin po nito, self-denial. Sino ko? No? Ano ba pangalan ko? Saan ba ako nakatira? No? Sino ba yung mga magulang ko? Hindi po gano'n. Hindi mo i-deny yung sino ka, pangalan mo, saan ka nakatira, kung ano itsura mo, hindi po. Yung i-deny po natin, yung ating pong mga kagustuhan po rito, yung ating pong mga plano, yung mga ating pong ambisyon, yung ating pong mga gustong purpose sa buhay po natin na hindi naman godly. Pero ngayon, isusurrender natin sa Panginoon at gusto natin maging selfless. Sabi nga, we must deny yourself daily. No, number one, S and D po natin, deny yourself daily. No? E-emphasize po natin ho rito yung daily. Lagay po natin daily, daily. No? Meron pong daily bread, meron pong daily cream ba? Dairy cream pala yon. Daily Inquirer ba yon, yung newspaper, and meron pa nga daily Atay-Atayan, artista po yun, kung kilala nyo. Joke lang po yun, papatawa lang po. Masyado ka seryoso eh. Nakasimangot ka pa. Huwag ganun. Ituloy lang ho natin. And sabi nga, we must live for God. No, we must live for God. Na nabubuhay tayo para sa Diyos. Hindi tayo masusunod kung hindi siya. Amen po ba? No, siya po yung masusunod po ngayon. No, siya po yung king ng ating pong buhay. Siya po yung masusunod at hindi ho tayo. Sabi nga, you must love God above all. And yung tinakal po natin nung nakaraan, kung mahal natin si God, kung mahal natin si Jesus, no, kaya ho ako nakapula eh. Kasi nga, advance sa February, Love Monday. No, kung bakit po ako nakapula, para maiba naman. No? Kasi lagi ko sinusuot, blue, white, yellow, ito naman po, red naman. No? Kung meron nga lang pong rainbow color, yun susuotin ko, no? Which remind us ng pangako ng ating pong Panginoon. Amen? God's promises, no? Perfect promise ng ating pong Panginoon. Sabi nga, mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Sa Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. No, can we say heart, soul, mind, and strength? Ibinigay na po ba natin yung ating 100% na puso sa Panginoon? O meron pang kahati si Lord sa puso mo? Ibinigay na po ba natin yung buong kaluluwa natin sa Panginoon? O yung ating kaluluwa ibinigay natin sa kaaway? Ibinigay na po ba natin yung ating pong buong isip sa Panginoon? O baka yun laman ang isip mo, yung mga struggle sa buhay mo, yung mga negative things sa buhay mo? No? Ibinigay na ba natin yung buong lakas natin sa Lord? O baka mamaya, kapag may gawain, kapag ka mayroong paglilingkod, pagtulong sa kapwa, nanghihina ka na. No? Pero pag sa pagsarili mong kagustuhan, sa sarili mong trabaho, career, business, ang lakas-lakas mo, halos nagpupuyat ka pa, wala ka ng tulog, magkaroon ka lang ng maraming pera sa iyong negosyo o sa pagtatrabaho. Pero sa paglilingkod sa Panginoon, Pastor, ikaw na lang muna, masakit po yung likod ko eh. Pastor, kayo na muna sa mission. Lord God, Lord, iyoko muna maglingkod, Panginoon. Pagod na po ako. Ang dami kong ginagawa. I am busy. No? I am busy enough. Wala na po akong time. Masakit po sa Panginoon yun. Na sa ibang bagay, binibigay natin yung whole strength po natin. Talagang todo effort tayo. Pero pagdating sa Panginoon,
eh nanghihina ka, sinasabi mo pagod ka na. One time po no, kayo po ay nakapanood po ng kailan ba 'yon, nung last three nights no. Talagang nagano po kami rito sa church na tumulong po ako sa paggawa. And then marami pang ginawa mag-isa family. And then nung habang nagtuturo po ako, tatlong beses po akong naghikab. Ibig sabihin, ako po ay inaantok na, ako po ay pagod na po. Physically, pagod na pagod po ako noon. Ngayon ko lang na-experience yun. Yung sobrang pagod, pero ginawa ko pa rin po yung pinapagawa ng Panginoon. Yung evening prayer, yung devotion, at pinanalangin po natin. No? Kasi naniniwala po ako na hindi hadlang yung kapaguran para hindi ka makapaglingkod sa ating pong Panginoon. Amen! Tandaan niyo po ito. Ito po yung akin pong laging motto sa buhay. Hanggat may hininga ako, hanggat may lakas ako, hanggat makakapagsalita ako, ibibigay ko yung lahat-lahat sa ating pong Panginoon dahil mahal ko si Lord. Ikaw ba? Ibinigay mo na ba lahat kay Lord? Baka mamaya hindi pa. Pero mamaya po, no, isosurrender natin lahat sa Lord. At all out, Lord, ibibigay ko na lahat. I-type nga po natin, Lord, ibibigay ko na. No, ibibigay ko na lahat. No? And then sabi po dito, sa Mark chapter, ay sa Luke chapter 14 verse 26 to 27. Sa Lucas 14, 26 to 27. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sister, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Hindi ibig sabihin ito na magagalit ka sa magulang mo, sa kapatid mo, o maging sa sarili mong buhay. Ano? Hindi mo pwedeng sabihin, I hate myself. No, I love Jesus, I hate myself. I hate my mother, my father. Nagkakamali po iba po rito, kaya yung iba po mga kabataan nagre-rebelde. Sabi ng Bible eh, yun, nakalagay, you must hate your mother and father. You must hate your wife. No? Mali pong interpretasyon. Ibig sabihin lang yan, mas mahal mo si God nang higit sa lahat. Halimbawa, yung pagmamahal mo sa tao, ganito po, kalaki. Yung pagmamahal sa Panginoon, siyempre napakalaki. Ganun po yun. Hindi po yung magagalit ka sa pamilya mo o maging sa sarili mo, haharap ka pa sa salamin, no? I hate myself, no? I hate you! Sobrang gwapo mo kasi. Nakakainis. Tumatawa po kayo, ha? Naririnig ko rito, ha? Naririnig ko po, kahit hindi ko po naririnig, no? Sa damdamin ko, tumatawa po kayo. No? Sige, maging masaya lang mo kayo. Sabi nga ng isang ano, gusto ko happy ka, no? Okay, tuloy lang natin, ha. Sabi ko ron, talagang ibibigay natin sa Panginoon ang lahat. Si Lord ang masusunod, hindi yung ating pong pamilya, hindi po yung ating pong kapwa, hindi yung ating sarili. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung po yung tutup din po natin. Amen. Kung kumukontra po yung pamilya mo sa pagsunod po sa Panginoon, pag-pray nyo po. Kung kumukontra yung mga tao sa paligid mo sa pagsunod mo sa Panginoon, ipag-pray po natin. No, kung kumukontra yung sarili mo sa pagsunod mo sa Panginoon, humingi ka ng gabay sa ating Panginoon. Sabi mo, Holy Spirit, continue give me guidance and strength to follow you more and more in my life. No? And then sabi rin rito, living for God is living for others. Lagay po natin, living for others. Living for others. Kung namubuhay tayo para sa Diyos, dapat nabubuhay rin tayo para sa ating kapwa. Sabi nga ng tinuro ko sa inyo, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. No? Tayo po inilikha ng Panginoon para mabuhay para sa iba. No? Sabi po sa Philippians 2:3 and 4. Sa Philippians 2:3 and 4. Sabi po rito, ay sa ano muna po, Mark 12:31. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala na ibang utos na higit pa sa mga ito. Amen? And then, sa Philippians 2:3 and 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Hashtag kapakanan ng iba. Hashtag kapakanan ng iba. Ang tanong, meron ba tayong pakialam sa kapakanan ng iba? Meron po ba tayong naisin ng ating mga puso at willing na willing ho tayo
na tumulong sa iba, na abutin ng ibang tao, na ipakita yung pagmamahal sa tao? Are you willing to die for others? At kung kaya mong gawin yon, kaya mo rin gawin na mamatay para sa ating pong Panginoon. Sabi nga, to live is Christ and to die is gain. No? To live is Christ and to die is gain. Sabi rin po, no, dito po sa Philippians 2:6-7, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. No? Number one, hinubad niya ang pagka-Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi na siya Diyos, kundi tinanggal niya lang ho yung kanyang power and authority sa kanyang sarili. No? At kung hindi niya tinanggal po ito, dapat hindi na mamamatay si Jesus physically. Dapat kapag ka nagpipreach siya, gagamitin niya yung own power niya. Hindi po, galing po sa banal na espiritu po yung kanyang kapangyarihan na dumadalay po sa kanya. Ibig sabihin, wala siyang baon ng pagka-Diyos. Pero hindi po nawala yung pagka-Diyos po sa kanya. Hindi niya ginamit pala yung pagka-Diyos po niya. Ginamit niya yung pagiging tao niya at dumepende sa banal na espiritu at sa lahat ng ginagawa po niya, nalulugod ang Diyos Ama sa langit. No? Nagninubad ang pagka-Diyos, nag-anyong alipin, naging servant, at naglingkod sa tao. No? At tayo rin po, bilang kanyang mga anak, we are called not only to be saved but by God, but... excuse me po! Oh, inom lang ako ng tubig. Pula sa pula ho yan, no? Eterno po yan. Buti na lang yung mata ko, hindi pula. No? Salamat sa Panginoon. No? And sabi nga, we are, ulitin po natin ha, oh, katayo, number 2 naman po. We are called not only to be saved but by God, but also to serve God by serving others. No? Lagay po natin, I must serve others. I must serve others. No? Kailan ka tumulong sa kapwa mo? Kailan mo pinaglingkuran yung magulang mo? Kailan mo tinulungan yung mga taong talagang nagdurusa this pandemic season? Nagbigay ka na ba ng grocery sa mga walang makain? O busog na busog ka, yung iba gutom na gutom, no? Nananaba ka na, yung iba payat na, huwag ganon, no? Tumulong tayo sa iba. Sabi po sa Matthew 20:28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. No? Naparito si Jesus upang maglingkod sa tao. At tayo rin po, bilang isang anak ng Diyos at follower ni Jesus, maglingkod din ho tayo sa kapwa-tao. Pero, ito po yung nakakalungkot. Yung Diyos, gusto pong magpakatao at maglingkod sa tao. Ito pong mga tao, gusto pong maging Diyos, no? At siya yung gusto pagsilbihan, no? Dapat hindi po. Dapat ang Diyos ang pinaglilingkuran ho natin, ang tao ang pinaglilingkuran po natin. Yan po yung biblical na gustong gawin natin, sabi po ng ating Panginoon. Sabi nga, service is one of the 5 languages of love. Can we type? Service. No? Ito pong ginagawa po natin, Sunday service, no? Midweek service, evening service, morning service, yung ginagawa po natin to. Ito po ay paglilingkod sa Diyos. Itong ginagawa pong ito, paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa tao. No? At ginagawa ko ito dahil ito po ay utos ng Panginoon. At tayo rin ho, gamitin ng Lord to serve other people. No? And, sabi nga, serve God now and bless later. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, i-bless ka ng Lord. Marahil, meron po sa atin, gusto natin ng blessing. Kaso lang nga, gusto natin ng blessing, ayaw naman natin maghirap. Ayaw natin magpakapagod para sa Panginoon. Ayaw natin mag-preach ng gospel. Ayaw po natin mag-mission. Ayaw po natin tumulong sa kapwa. No? Paano po tayo pagpapalain ng Panginoon kung tamad po tayo? Paano ka ibibless ng magulang mo kung tamad ka sa pag-aaral? Paano ka ibibless ng boss mo kung tamad... Paano dadagdag, bibigyan ka ng 30-month pay o ng Christmas bonus kung tamad ka sa pagtatrabaho? Hindi ka bibigyan. Ang tanging ibibigyan ng boss mo, yung mga masisipag, yung mga talaga nagtsatsaga, yung nagpupuyat, yung nagpapagod, yung talagang kitang-kita yung passion doon sa pagtatrabaho. At ganoon din po, kung ikaw ay passionate sa paglilingkod sa Panginoon, passionate sa pagtulong sa kapwa, passionate na ibinibigay mo yung buhay mo sa Panginoong Diyos,
passionate din si Lord na i-bless ka araw-araw. Amen po. Talagang willing siya na i-bless ka dahil yung deserve mo, yung pagpapala na aapaw sa buhay mo at sa iyong pamilya. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Yan. Bitawan niyo po yung mga pwedeng bitawan po niya para makapalakpak kay Lord. Iba pumapalakpak, gamit siyang kamay eh. Magan-ganun lang eh. Kaya ay tumulog. Mahirap po yan, mahirap. Pangalawa ho, no? Yan po yung una po natin na selfless, no? O yung tinatawag na self-denial o deny yourself. Pangalawa po, no? Pangalawa, ito po yung tinatawag na sacrifices, no? Sacrifice. Ito po yung dying to self daily. Kanina, deny yourself daily. Ito naman po, dying to self daily. Dying to self daily. The cross means death. Lagay po natin death. No, yan po ang ibig sabihin ng cross. No? At hindi lang siya literal na death. Alam natin namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi lang siya literal na death. Meron po itong symbolism, meron pong ibig sabihin po ito patungkol sa pagsunod natin sa Panginoon. Sabi po sa Philippians 2:8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. No? Siya po ay nagpakumbaba at naging masunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. No? At tayo rin ho, number one po, sa ating pagkakilala sa Panginoon at pagsunod sa Lord, no, till death do us part, hanggang sa mamatay, tayo po ay maglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo dadaan sa, tayo po ay paparusahan, katulad ng ginawa sa ating po Panginoon na siya po ay pinako sa krus, bagamat hindi po tayo dadaan po dyan, tayo po ay isang araw mamamatay. Pero bago dumating ang kamatayan, bago ikaw ay malagutan ng hininga, dapat marami ka ng bagay na nagawa sa karya ng Diyos. Hindi yung may edad ka na, may edad na ho tayo, wala ka pa rin nagagawa para sa karya ng Panginoon. Mas iniintindi mo pa rin yung sarili mo, yung pamilya mo, yung negosyo mo, yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, yung libangan mo, yung mga bagay na kinahuhumalingan mo. Wala hong masama dyan. Wala hong masama. Hindi po masama mag-aral, magtrabaho, magnegosyo, o maglibang. Pero come to think of it, ito ba ay nasa kalooban pa ng Diyos? Hello? Ikaw ba ay gumagawa pa rin ba sa iyong pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral mo, o sa mga ginagawa mo sa social media, naka-align pa ba sa kalooban ng Panginoon? Baka mamaya ligaw ka na. Baka mamaya meron kang negosyo. Ang ginagawa ho natin talagang may mga illegalities na. Hindi ka nagbabayad ng tax. Meron ng mga pandurugas, pandaraya. Petix ka na lang sa trabaho porkit wala yung boss. Ito ko laging sinasabi. Pati yung refrigerator doon sa office nyo, ninakaw nyo. Diba? Ninakaw mo. Diba? Sasabihin mo, hindi halata. Halata ho yun. No? Kitang-kita ho yun. Ano yung ditupe? No? Magkakaroon nun yung ditupe, no? And marami pang ibang mga bagay. Mamaya po, isa-isayin po natin yan. Huwag kayong mag-alala. Iba rin ho tatamaan. No? Lahat ho tayo tatamaan ho rito. Huwag na ho kayong umilag para masunod na natin si Lord sa buhay po natin. No? Sabi rin po sa Lucas 14:27. Ang ayaw magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring alagad ko. No? Hindi pwedeng alagad ka ng Panginoon eh ikaw ay comfortable. Ikaw ay nandun sa nasa magandang lugar. No? Minsan talagang dadaan ho tayo sa uncomfortable, out of comfort zone po natin. Mahihirapan ho talaga tayo sa pagsunod sa Panginoon. Maiinitan ho tayo, mapapagod ho tayo, no? Maiinis tayo minsan, no? Talagang yung pasensya po natin, bibigyan tayo ng testing ng ating Panginoon about patience, pero sabi nga ho rito, kailangan nating sumunod. Si Jesus ba naging komportable nung binuhat niya yung krus? Yes or no? No? Hindi po, talagang napakabigat po noon. Sa totoo lamang po, magbuhat ka nga lang ng timba, magbuhat ka nga lang ng isang jug ng tubig, ang hirap na. Ito, cross po ito. Mabigat po yung kahoy po na ito. Hindi lang isang piraso, kundi dalawang pirasong kahoy na nakakross. At binuhat niya, no? At nilakad niya po yun. Almost an hour or 3 hours. Hindi natin alam kung gano'ng kahaba po yun. Pero ang katotohanan po roon, mabigat siya, mahirap siya, nakakapagod, at hindi komportable. No? At sa atin pong buhay, nawa,
ito pong crosses po natin na ibe-bear, buhatin po natin. No, lagayin po natin sa comment section. Sabihin po natin, bubuhatin ko. No? Bubuhatin ko. And then sabi, what are the crosses that we bears or carries that we carries every day? Letter A, the cross of circumstances. Ang cross ng mga problema at pagsubok at persecution sa ating pong buhay. Pag-uusig na tinatawag. Sa James chapter 1:2-3. No, madali lang ho. James 1:2-3. No, mas madali. No, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumaranas ang iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ibig sabihin, yung pagsubok po na ito na pinagdadaanan ho natin, isa po yan sa mabibigat. Sabi nga ng mga tao, pasan ko ang daigdig. No? No? Lahat parang sinakluban ako ng langit at hindi pangit, no, langit at lupa. Talagang ang bigat-bigat ng nararamdaman ko, naranasan ko. Ang dami kong problema. But praise be to God that we understand na ang pagsubok na ito ay makakatulong ho sa pagiging matatag po natin sa pananampalataya. No? Habang bumibigat, mas lalo hong tumatatag ang ating pananampalataya. No, mas lalong yung ating spiritual muscle ay na-exercise. At nang sa ganoon, mas lalong lumalaki po yung ating pananampalataya sa Diyos. At salamat po sa problema na kinaharap po natin. Salamat po sa pandemya. Salamat po sa mga maraming pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon. Pero isang araw, mapagtatagumpayan mo dahil si Jesus ang gagawa ng paraan at daan upang ito'y mapagtagumpayan mo. Palakpakan po natin ng Lord. Amen. No? Ay, salamat po. Salamat po sa inyo pong pananood. May kausap po ako rito. Ang hirap po nang walang kausap. Praise God, praise God. Pakishare po yung video po yun na ito mamaya. Oh. Sa mga hindi pa nag-share, pakishare nyo po ngayon. Makahabol po sila. Ang ganda po ng message eh. Sayang po. No? Share nyo po sa inyo pong mga kamag-anak. No? And then, yan po yung una po natin. Sabi po sa 1 Peter 4:12-16. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na parabang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. No? Malubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat suma sa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sinuman sa inyo dahil siya ay mamamatay tao, magnanakaw sa larin o pakialamero. Ngunit kung kayo ay magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag niyong ikahiya ito sa halip. Magpasalamat kayo sa Diyos sa pagkataglay ninyo ang pangalan ni Kristo. No? Taglay ho natin ang pangalan ni Kristo. We are partakers of Christ's suffering. We also suffers because of following Jesus. There's a lot of persecution. May mga pag-uusig, may mga panlalait, may mga talagang magda-down sa'yo, magde-discourage sa'yo. Pero maraming salamat. Si Jesus, marami rin pong nag-down sa kanya, nag-discourage sa kanya. Sinabihan pa siya ng Beelzebub, hari ng mga demonyo. Pero hindi natinag si Jesus at nagpatuloy hanggang sa mamatay sa krus ng Kalbaryo at sumunod sa Ama sa langit. No? Tayo rin po, mga kapatid, kung meron ka mang persecution na dinaranas, kung may mga pagsubok ka mang dinaranas dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, kapit lang, matatapos din yan. Isang araw, meron kang patotoo na patuloy na gumagalaw ang Panginoon sa mga problema at persecution na pinagdadaanan. Nabibigatan ka man ngayon, matatapos din yan. Si Jesus, natapos po yung kanyang pagbuhat ng krus. Ikaw rin, matatapos din po ang pagbuhat ng krus ng mga problema sa buhay mo. Letter B, no? Sabi nga, bago po yung B, maging manhid tayo sa mga problema at persecution. Kasama yan sa pagsunod natin sa ating pong Panginoon. Alam niyo po, pag lagi po natin pong ginagawa, nabibigatan ho tayo, nasasanay ho tayo, at hindi mo na maiinda yung bigat ng isang bagay. Ganon din ho, tayo po ay mamamatay sa ating sarili. Isang araw, no? Para ho talaga tayong dead ball, na kahit may mga problema, wala ho tayong nararamdaman na kalungkutan o mga hapdi at kirot. Kundi, mas nararamdaman po natin that we are peaceful, that we are grateful enough because God answers our prayers and struggles in life. Letter B po natin, the cross of being Christ-like. The cross of being Christ-like, no? Oh. Tinatawag na Christ-likeness. Sa Romans 6:11, basahin po natin po ito.
kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. If you are, ikaw ay connected sa Panginoon at nakipag-isa ka na kay Kristo, no? Ay ikaw ay magiging patay na sa kasalanan at magiging buhay naman dahil sa ating pong Panginoon. Sabi rin po sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya, sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Can you type? Bago. Bago. No? Bago po. Tayo po ay bago ng nilalang. Yung pagiging pasaway po natin, pagre-rebelde sa Panginoon, dapat wala na ho yan. We are a new creation. Sabi nga, Christian, Christ, I-A-N. Without Christ, yung I-A-N means I am nothing. I am nothing. Nothing and nothing. Wala ho tayong kabuluhan. Wala tayong saysay. Makasalanan ho tayo. But with Christ, yung I-A-N means I am new. I am new. Ilagay po natin new. No? Bago. Tayo po ay bagong nilalang. No, tayo po ay binago po ng ating pong Panginoon. Araw-araw at hanggang ngayon, patuloy kang babaguhin ng Diyos. My question is, are you willing to be changed by God? O nagkakaroon ka ng pride? Lord, hindi na pwedeng itong sa area na ito ng love life ko, ako masusunod. No? Hindi sa area ng business, ako Lord, sa business ko, ako masusunod. Hindi po. Lord, sa pag-aaral ko, ako masusunod. Hindi po. Dapat sa lahat ng areas nang buhay po natin, si Lord dapat ang masunod. And then sabi rin po sa Romans 12:1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagarang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Lagay po natin, banal. No? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tandaan niyo po ito, ha? Worship is a godly lifestyle. Yan po talagang ang meaning po ng worship, hindi lang yung pagkanta ng magagandang boses upang ibigay natin sa Panginoon yung papuri't pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay yung binibigay yung buhay sa Diyos na masunurin. At kung anuman ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, yun po ang nangyayari sa bawat sa puso atin. Amen? No? And sabi nga ho rito, mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Ito po yung repentance, no? Renewing our mind, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Ang tanong, are we seek holiness? Are we seek the Lord? Are we seek His presence? Hinahanap po ba natin yung banal na Diyos? Hinahanap po ba natin yung banal na kasulatan upang magkaroon ho tayo ng banal na pamumuhay? At kung gusto natin magkaroon ng banal na pamumuhay, sundin po natin yung banal na Diyos na meron ho tayo. Lakaran po natin yung kanyang banal na salita. At tayo po ay maging banal na mga tagasunod ng ating pong Panginoon. Amen po. Kamusta po yung buhay po natin ngayon? Anong mas marami po nating nagagawa? Pagsunod o pagsuway? No? Kayo po ang nakakalam at ang Diyos. At na mga nasa paligid ninyo, kung ikaw ay pasaway o ikaw ay talagang nagiging mabuting ehemplo ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Amen? And tuloy lang po natin. Sabi we rin po sa Romans 6:6-8 and 12-14. Roma 6:6-8, 12-14. Basahin po natin sa Tagalog para mas maintindihan po natin. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen? Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipaalalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at inihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Amen po. At ito pa ang sabi ng Panginoon. Basahin lang natin mga verses. Roma 8:9. Ngunit hindi na kayo namumuhay
ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Kung hindi ka nagbabago, wala si Kristo sa buhay mo. Kung walang pagbabago, 100% sa iyo, at ganun pa rin yung buhay mo simulat sa pool, nung ikaw bata pa hanggang sa lumaki ka, nakikita pa rin sa buhay mo yung manifestation ng paulit-ulit na kasalanan at walang pagbabago sa buhay mo. Baka hindi mo pa rin talaga tinatanggap si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Baka mamaya, Diyos pa rin, ikaw pa rin ang yung sarili mo ang nagiging Diyos ng buhay mo. Amen? O yung ibang tao pa rin po. Dapat hindi po ganun. Dapat si Lord na, yung banal na Espiritu na yung nagko-control ng buhay po natin. Sabi nga, be Spirit-filled. Be Spirit-controlled and not sin-controlled. Amen po? We are Spirit-conscious, not sin-conscious. Amen? No? Patuloy po ng Espiritu ng Diyos ang siyang mag-manifest sa buhay po natin. Nang sa ganun, anumang kasalanan, kahit napaka-dumikit sa iyo, malapit sa iyo yung kasalanan, ikaw mismo ang lalayo sa kasalanan. Kaya yung kanta pong tukso layon mo ako, huwag po nating paliwalaan po yun. Hindi po lalayo ang tukso sa'yo. Ang tukso po, talagang siya po ang didikit sa'yo. Parang magnet po yan eh. Talagang lalapit at lalapit sa'yo. Pero dapat tayo po ang lumayo sa kasalanan. Tayo po ang umalis sa kasalanan. Tayo po ang talagang ipagtabuyan po natin ang kasalanan. Yan po yung tinataboy, hindi po tao, no? Hindi po yung mga ibang bagay, kundi yung kasalanan na nagagawa ho natin. Yun po yung pangalawa, no? Ang tanong ho, sa buhay ho natin, ano po yung mga kasalanan pa natin hanggang ngayon ay paulit-ulit po natin nagagawa? Tayo po ang nakakaalam po niyan. Alam nyo ang inyong mga sarili. Kung ikaw ay struggle sa kasalanan hanggang ngayon, kapatid, I encourage you, continue praying unto the Lord. Continue read the Bible. Continue watch this online. Naniniwala ako, malaking tulong sa'yo yung gawain pong ito. Dahil si Lord ang mangungusap sa puso mo at siya magbabago ng buhay mo. Amen? And lastly, letter C, the cross of being committed. Kanina, the cross of being, ano ba yung una natin? The cross of circumstances, the cross of being Christ-like, and the cross of being committed. Lagay po natin committed, no? The cross of being committed. The cross of being committed. We are called to serve God by doing the Great Commission. Tayo po ay tinawag ng Diyos para gawin po, no, ito pong Great Commission po na ito, dakilang mission po natin. Ano po yun? Marahil narinig nyo na ng ilang beses po ito sa akin, pero ito po yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon na hanggang ngayon hindi mo pa rin ginagawa. Marahil yung iba po sa atin ginagawa, pero iba po sa atin hindi pa rin ginagawa, no? Hindi pa rin nag-step out of comfort zone at gawin po itong mission po na ito. Sa Matthew 28:19-20, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? Eh pastor, para lang sa mga pastor po yan eh. Para lang yan sa mga pastore. Hindi po. Lahat po ng ito, bilang isang lingkod ng Panginoon, ito po yung gagawin po natin to evangelize. No? Can we type or say evangelize? Ibig sabihin po ng evangelize, sharing the gospel. The gospel of peace, the gospel of love, and the gospel of grace. The gospel about Jesus Christ. No? Ibabahagi po natin po ito. Kaya, kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay leader ng simbahan, kung ikaw ay follower ni Jesus, you must preach the word of God in season and out of season. Amen? Hindi yung pagkagusto mo lang. Hindi yung pagkainutusan ka lang ng inyong leader. No, hindi po. Naging lifestyle din po sa atin yan. Kaya kapag ka nandito tayo sa online gawain, no, almost everyday sinasabi po natin yung the cross, yung the love of God, yung pagkamatay ni Jesus. Bakit? Napaka-importante po yan. Kahit isa lang ho, masyaran ho natin. Libo-libong anghel ang magdiriwang sa langit at sasabihin, wow, praise God, may kumilala na naman po sa Panginoon. Amen? Sino po masaya pag meron kumikilala sa Diyos?
lahat po tayo, especially ang ating pong Panginoon. And then sabi nga ho, no, tayo po ay humayo, mag-disciple ho tayo, no, tayo po ay mag-disciple, mag-train ang mga tao, no, na maging katulad din sila ni Jesus. Bautismuhan natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At true, ito po ay maganda eh. No, ito yung nakakalimutan ng karamihan po sa mga follower ni Jesus. No? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Teach them to obey. But before we teach them to obey, turuan muna natin ang ating sarili ng sumunod. At kapag naging role model ho tayo, kusa na lang ho silang susunod. Automatic na lang ho sila nasusunod sa nakikita ho nila sa buhay ho natin. No? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. May pangako ang Lord sa ating paggawa ng Great Commission po na ito. Kasama po natin ang Lord. Marahil struggle po tayo dahil may pandemya. Ang hirap po mag-evangelize, hindi ka makalabas. Ang hirap po mag-discipleship, hindi ka makapunta sa mga lugar, doon sa mga purpose parent, doon sa company, etc., etc. Pero salamat may online. At ito pong online na ito, no, gagamitin po natin bilang isang platform na gawin po yung Great Commission. At marami po ng mga churches po ang ginagawa na po ito. And praise God, sila po ay na-empower. Sila po ay na-disciple through online. At nawa, ikaw rin po, through online, may disciple ka ng ating pong Panginoon. May disciple ka ng mga pastors and leaders. And we are willing, ulitin ko po, we are willing to disciple and train you, to coach you, to mentor you. No, nandito po kami mamaya, magtuturo po yung mga kabataan po natin. No, sa online, at sila po ay mag-share po ng Word of God sa mga kabataan. Ini-invite po namin ang inyo pong mga anak mamayang alas 5 ng hapon. Please, watch online. Sabihin niyo po sa mga anak po ninyo, alas 5 po, manood po sila. And ang mga kabataan po natin ang magte-train po sa kanila. And this is the fivefold ministry. No, nilagyan po natin ang acronym PAPET. No, lagay po natin sa comment section PAPET. P-A-P-E-T. Pastors, Apostles, Prophets, Evangelists, and Teachers. No, tandaan po natin that we are God's puppet. Tayo po ay puppet. And God is our puppetress. No, puppeteer pala. Puppeteer. Kung ano ang gusto ng puppeteer na gawin o kilos ng isang puppet, susunod lang ito. Sana ganun din ho tayo. Kung ano ang pinapagawa ng Panginoon, yun lamang po ang ating pong gawin. Yun lamang po ang ating pong sundin. Baka mamaya, ang dami na ho natin ginagawa, sobrang sandamukal na, no, sangkaterba na yung ginagawa po natin. Yung pala, ito lang simpleng bagay ang pinapagawa ng Panginoon, yung Great Commission. No, kaya sa sobrang dami mong ginagawa, Great Consummation na nangyari sa buhay mo. Pero ito pong Great Commission po na ito, kapag in-apply po natin, ginawa po natin ito, no, patuloy po tayong magbibigay ng kapurihan sa ating pong Panginoon. No? Hashtag sana all obedient. Sana all obedient. Sana lahat po tayo masunurin. Ako po bilang isang pastor, kapag yung mga leaders and members ng simbahan hindi masunurin, nakakalungkot po. Ganon din sa mga magulang. Kapag yung anak ninyo pasaway, nakakalungkot po. Yung boss, nalulungkot din sila kapag yung kanilang mga employees ay hindi sumusunod. Pero kapag ka yung anak, kapag ka yung mga leaders and members of the church, kapag ka yung employee sumusunod, tuwang-tuwa po ang boss. Tuwang-tuwa po, no? Hindi lang ang boss, tuwang-tuwa ang Diyos sa buhay po natin. Tuwang-tuwa ang mga magulang po natin. Nawa, paligayahin natin ang Panginoon. Paligayahin po natin yung ating pong mga magulang. Paligayahin po natin yung mga boss na meron po kayo. Paligayahin po ninyo ang inyong pong pastor. Paligayahin po natin yung mga nasa authority sa gobyerno. Sundin po natin sila. No? And then, as we end, no, ito po yung number 3 po natin. Ito po yung conclusion po natin. Sabi po roon, you must deny yourself, take up your cross daily. Ito po yung crosses po natin binanggit kanina. And follow me. No? Follow me. Sundin po natin. Yung natutunan po natin ngayon, gawin po natin. Follow me. No? Huwag po tayo mag-take over. Huwag po tayo pangunahan ng ating pong Panginoon. Mapapahamak po tayo. No? And then, ito po yung pangatlo. Submission. Submission. Submission to our Lord Jesus Christ. Devote yourself to God daily. Let Jesus reigns in your life and in your heart. Amen? No? Katulad nga, no, ng kinanta kanina, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Lagay nga ho natin, no turning back.
Wala na hong atrasan ho ito. Wala na hong sukuan ho ito. Wala na hong ayawan ho ito. Nung kinumit mo ang buhay mo sa Panginoon, all out na ho ito hanggang kamatayan. Ibibigay natin ang lahat para sa ating pong Panginoon. My question is, ito po yung big question. Binigay mo na ba lahat sa Panginoon? Isinuko mo na ba lahat sa Diyos? Isinurrender mo na ba ang lahat sa ating pong Panginoon? Be a catalyst of change. Be a light bearer. Be an ambassador of Christ. Be a soldier of Christ. Be a disciple of Christ. Amen po. And welcome to the club. No turning back na po ito. Meron lang ako papanood sa inyo. No? Kung gusto natin talagang, ito po, this is discipleship. This is about the church. Ito po talaga ang simbahan. Many times ko na po itong pinapanood po sa mga members. Kung wala pa pong online, especially ngayon po, meron tayong online, nawa mapanood niyo po ito. Sana po gumana po itong ano natin. Minsan nagloloko po eh. Ngayon nag-error na naman siya. Dito tayo sa Google. Dito natin hanapin po yung ating hinahanap. Habang hinahanap ko po, let's assess ourselves. Talaga bang ibinigay ko na lahat sa Panginoon? Talaga bang ibinus ko na lahat pa sa Panginoon or hindi pa? Hallelujah. Sana gumana po. Sana gumana. Ayan na siya. Ito to. Praise God. Gumana po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Antayin lang ho natin, ha? Parang blessing po ito eh, no? Talagang willing to wait lang po tayo. Yan, hinahanap pa ng ayan, nagkaroon ng problema. Okay, kung ayaw na ito, meron pa tayong isang cellphone. Hindi natin palalagpasin no ito. Hindi ko alam bakit naglolo ko yung ano. Sana eh, yung ano lang naglolo ko. No, dapat hindi tayo mga Kristiyano. Ayan, ito, gagamitin natin. Bagamat luma, gagamit-gamit. Ayan na. Oo, diba? Nainip na mo kayo? Wag mo kayo mainip. Ito na. Ayan, norin po natin. Wahan ko na lang, oh. Ito po ang sacrifice na gagawin natin. Hallelujah. Thank you.
God. Praise God. Palakpakan po natin ng Lord. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. That is discipleship. That is the church. Na patuloy pong abutin ang mga tao. Amen? Amen po. Ito po yung mga question po natin. This is our challenge and application. Number one, do you want to be a disciple of Jesus and follow Him for the rest of your life? If you say yes, type big yes. Lagay po natin sa comment section or sabihin niyo po sa sarili po ninyo, yes. Pangalawa po, are you ready to take up your crosses? Letter A, are you ready to face more big problems in your life in following Jesus? Letter B, are you willing to surrender, to stay away for all habitual and hidden sins in your life, like yung bisyo, wrong relationships, galit sa sama ng loob, impatience, lying, marites, maripe, no, at mariposa, etc., etc. Letter C, are you willing to serve God by doing the Great Commission? Handa ka na bang maglingkod sa Panginoon katulad ng ginagawa ni Pastor Kiko at ng mga leaders po natin? Handa na ba tayong bitbitin ang cross na ipinabibitbit sa atin ng Panginoon? No, by sharing the gospel and making more disciples for the Lord Jesus Christ. We will train you. We will disciple you po. Just PM us. We will have, ano ba to? We will have online training and discipleship. We are willing to disciple you because we love you so much. Ang malaking tanong, willing ka bang magpa-disciple? Palagi lang ho tayong willing, no? Meron tayong naisin at willing ho tayo, pero hindi naman ho talaga nagpapa-disciple. Kung willing ka, i-PM niyo po ako, no? Sa mga nanay, ibibigay ko po kayo sa aking pong asawa. Sa mga kabataan, sa ating pong mga leader, sa mga kabataan, at sa mga katatayan, sa mga kalalakihan, sa ating pong mga youth leader po sa mga kabataan, at sa akin po sa mga tatay, I am willing to give my life sa inyo po para mag-disciple po para po sa inyo. Turuan po kayo, kahit sa online, kahit papaano po, makapag-inspire po kami para po sa inyo. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras po na ito. Narinig na po nila ang mabuting balita, yung word mo, Panginoong Diyos, about the cause of discipleship, the cause of following you, God. And there are three things that we tackle, Panginoong Diyos, na nawa mag-sink in po ito sa aming pong mga puso. Lord, I pray na hindi lamang po kami tiganood, kundi kami po ay tigasunod. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito. Dalangin ko lamang po na patuloy po namin ma-deny yung aming pong mga sarili at mabuhay para sa Diyos at para sa iba. Lord, dalangin ko, Panginoong Diyos, na yung anuman po mga crosses na binibitbit po namin hanggang ngayon, Lord, ito man ay cross ng problema, cross, Panginoong Diyos, ng pagsunod sa iyo, Panginoon, ng pagiging Christ-like, Lord God. Patuloy po na tulungan mo po kami, Lord, sa mga pagbubuhat po namin na ito, Lord God. Lord, anuman pong patuloy na naghahari pa na kasalanan po sa amin. Paulit-ulit namin ginagawang kasalanan at hanggang ngayon, Panginoon, baka meron po sa amin, ini-enjoy pa rin ang kasalanan. Dalangin ko, Lord God, patuloy mong wasakin ang gawa ng kasalanan sa aming pong buhay. Lord, let your Holy Spirit continue control our life. Salamat po, Panginoong Diyos. Let the fruit of the Spirit of God be upon us all in the name of Jesus. And thank you so much, the cross of being committed, Lord God, to do the Great Commission. Lord, I pray sa aming pong mga pastors, sa aming mga leaders, sa congregation, sa mga disciples mo, Panginoong Diyos. Lord, I pray, mag-step out po kami, Panginoon. Mag-step up po kami, mag-level up po kami. Mas papatuloy po namin magawa ng mas mainam, ng meron pong excellent, Lord God, yung aming pong pagngangaral ng mabuting balita at pagdidisipulo at pag-abot sa mga tao na nangangailangan ng Kristo sa kanilang buhay. Maraming salamat po. I pray, Lord God, na mas lumawak pa ang online ministry po namin. Mas marami pang makanood, Panginoon, sa iba't ibang lugar ng mga OFW, ng mga kapwa Pilipino sa bawat probinsya, Panginoong Diyos. Maabot po sila ng iyong pag-ibig. Maidisipulo po sila. Salamat po, Panginoon. I pray, Lord God, yung aming pagkakaroon po ng submissive heart. Lord, ito po yung aming pong number one na panalangin
na nawa kung ano man po yung area na nahihirapan po kami, Panginoon. Patuloy, O Diyos, Lord God, kung ano man pong struggle po na hindi pa rin namin mabitawan sa iyo, hindi pa rin po namin ma-surrender sa iyo, Panginoon. Ito man po ay sa personal na buhay, ito man po, Panginoon, ay sa pamilya po namin, sa wrong relationship, Lord God, ito man ay sa business, ito man ay sa pag-aaral, eh, maging ito man, Panginoon, ay sa mga libangan, o maging ito man ay sa ministry. That sometimes, Lord, hindi na tama yung ginagawa po namin sa ministry, Lord God, o hindi na naka-align, Panginoong Diyos, o hindi mo na pinapagawa po sa amin yung ministry po na ito. Lord, continue. Talk to us, Lord God. Maraming maraming salamat po. Dalangin ko, Panginoon, magkaroon po ng passionate heart, Lord God, ang bawat isa na patuloy pong gawin yung paglilingkod sa iyo at paglilingkod sa kapwa. Maraming maraming salamat din po, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na anuman po, Panginoong Diyos, yung kinaharap po ng bawat isa ng mga struggle, especially, Panginoong Diyos, sa pagsunod sa iyo, I pray na ma-overcome po nila ang lahat ng ito at patuloy na ikaw po maghari sa puso ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Before we end po, kakantayin po natin ang ating pong pambansang awit po, no? This year, ang For All You've Done. Tawagin po natin ang ating pong mga singer. Hindi pala gumagana to, no? Hindi pala. Ayan. Yung isa maghahawak, yung isa kakanta. Ayan, ito pa yung mga sakripisyo po sa online. You've done. Don Moen. Ay, mali yata yun. Can you type, thank you, Jesus? Lagay po natin. Thank you, Jesus. Masa yung mag-awak na ito. Yan, patuloy po tayo na umawit sa ating Panginoon. For all you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. Yes, Lord God, patuloy tayong mawit sa ating Panginoon. Hallelujah. For all those things that we don't understand, we come by faith and place them in your hands. We give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, by faith we know your grace will see us through. Even if we stumble, even if we fall, you will not forsake us. You are King and Lord of all, Lord of all.
together for our good. Big it takes, big it prays. For by faith, we know your grace will see us through. Together for our good, we give thanks, we give praise. For by faith we know your grace will see us through. Oh yes. Praise God, praise God. Tayo po ay patuloy po na manalangin for closing prayer. Hallelujah. Salamatan po natin ng Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. As we end for today, we are so blessed and touched by your word, Panginoong Diyos. Continue. Let the strong conviction of the Holy Spirit ay maranasan po namin, Panginoon. Sa tuwing kami po ay nagkakamali, nagkakasala, Lord, pakialaman mo po kami. Kausapin mo po kami. Durugin mo po kami. Basagin mo po kami, ayusin mo po kami, baguhin mo po kami araw-araw. Lord, maraming salamat. I pray sa bawat isa, Panginoong Diyos, na meron pong struggle, Lord God, sa kanila pong kalusugan. Dalangin ko, Panginoon, na anumang sakit at karamdaman, ito man ay sa puso, sa kidney, Panginoong Diyos, Lord God, sa balat, sa paa, Lord God, sa brain, Lord God, dinadalangin ko, Panginoong Diyos, na ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Diyos, sa iyong mga latay, Panginoong Diyos, ang bawat isa ay magaling na sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Maraming salamat po. I pray, Lord God, sa bawat isa na naririto na mayroon pong struggle, Panginoong Diyos, sa kanila pong finances, Panginoong Diyos. I pray, Lord God, ikaw po ang mag-pour out ng iyong pagpapala sa bawat isa. Sa lahat ng meron pong baon sa utang, Panginoon, makakabayad po sa utang. Sa lahat po ng kapos sa pangangailangan, ipoprovide mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan. At ngayon pa lamang, Panginoon, the overflowing of blessings will come in our way right now in the name of Jesus. And even in their workplace, Lord God, continue promote them. Continue bless them. Continue, Lord God, na maranasan po nila, Panginoon, ang masaganang pagpapala na nanggagaling po sa inyo. Maraming salamat po sa araw po na ito, Panginoon. I pray sa mga relasyong nawasak. Ikaw po ang magbubuo nito sa bawat pamilya, sa bawat nasirang relasyon ng mag-anak, Panginoong Diyos, ng magkakapitbahay, ng magkakaklase, magkakatrabaho, magkakanegosyo, magkakalaro, Panginoon. Lord, ayusin mo po, Panginoong Diyos, ang relasyon. Even sa mga pastors, magkaka-churchmate, mga leaders, Panginoon, kung may hidwaan, ayusin mo po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming salamat din po. I continue pray, Lord God, na sa bawat churches, Panginoon, ang love of Jesus, sa mga pastors po namin, Panginoong Diyos, patuloy mo silang pagpalain at pasaganahin, Panginoong Diyos. Sa lahat ng congregation ng love of Jesus, Lord, pour out your spirit, your blessings, Panginoong Diyos. At ngayon pa lamang, Panginoon, I continue declare ng bawat kapastoran, ang bawat churches ay palalaguin at pagpapalain mo. Ang bawat miyembro, Panginoon, ay magkakaroon ng uhaw, Lord God, sa iyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat din po. Panalangin ko, Panginoon, Lord God, sa mga nagkaroon ng kaarawan, kay Dat-Dat, Panginoong Diyos, kay Jessica kahapon, Panginoon, patuloy ko silang dinedeklara, Panginoon, na pagpapala, kalusugan, katalinuhan, patuloy gabayan po sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga ginagawa. At Lord, hayaan po namin, Panginoon, ang kalooban mo ang mangyari sa kanilang buhay. Maging mabuting estudyante po sila, mabuting kabataan na sumusunod sa magulang. At patuloy po, ngayon pa lamang, Panginoon, I declare, pour out your blessing unto them. At sila'y maglingkod patuloy po sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. I declare, Panginoong Diyos, Lord God, sa may mga depression right now, I pray, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng peace of heart and mind sa puso ng bawat isa. Sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesus, I declare, Panginoong Diyos, ang bawat isa ay magkakaroon po ng emotional breakthrough in the name of Jesus. Let the peace, then let the joy, Panginoon, and contentment be upon us in the name of Jesus. Maraming salamat po. I pray, Lord God, kung ano man po, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bawat isa. Lord God, hindi ko alam ang kanila pong mga
pinagdadaanan, pero ikaw mismo ang nakakalam ng kanilang pinagdadaanan. Panalangin ko, O Diyos, Lord God, katagpuin mo po sila. Samahan mo po sila. Bigyan mo sila ng lakas at ng talino, Panginoon, upang mapagtagumpayan po nila anumang pagsubok na kanilang pinagdadaanan araw-araw. At tuwa, Panginoong Diyos, Lord, this church, ikaw po ang mag-bless ng simbahan po ito. Lahat ng needs, Lord God, pinagkakatiwala po namin sa iyo. Lahat ng manggagawa, Panginoon, I pray for more blessings to come, Panginoon. Lahat po kami, Panginoon, magkakaroon po, Lord God, ng pagpapala galing po sa iyo. Lord, I pray, Panginoong Diyos, yung aming pong commitment para po sa inyo sa paglilingkod po namin sa iyo ay hindi manghina, mag-level down, kundi mas lalong mag-rise, Lord God, mag-level up, Panginoong Diyos, at patuloy po magkaroon ng progress sa aming pong leadership, sa aming pong paglilingkod para po sa iyo. Sa aming pong online viewers, na siya pong nanonood, Panginoong Diyos, I declare, pour out your spirit, pour out, Lord God, your blessings, protection, promotions, healing, Panginoong Diyos, peace of heart and mind, wisdom and strength, at patuloy na maghari ka sa aming pong mga buhay. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Patuloy lamang po naming binabalik ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. May naririnig ako sa likod. Ano yun? Kalo ba yun? Hindi. Ngayon nagpe-pray. Dali lang, ha? Para may cellphone ba rito? Ito. May ka po. Hello, hello. Sige po, let's shout Jesus Christ 7 times. Are we ready? 1, 2, 3, go! Jesus reigns. 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 Yeah. Amen. Amen. You say amen. Daw, ano? Ang sabi mo? Salamat. Okay. Salamat. You say Jesus reigns lang. Jesus reigns. Jesus. Bye-bye. Bye-bye ka na. Bye. Bye-bye po. Maraming salamat po. And shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much. Gwapo mo naman. Gwapo mo raw na. Thank you po. Salamat. Thank you po. Salamat po, Ma'am Yoni Mabasa, sa Igar family. Sister Merlina Diaz. Imam Rosalie Igar. Robles. Ma'am Beng Bonifacio. Sister Merlin Liat. And sa Barasi family. Ma'am Corazon Rodriguez. Carmina Linares. Hello po. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. To God be the glory. See you tomorrow po, 7 a.m. at 8 p.m. po. Salamat po sa inyong panonood. Si Ma'am Mariate. Sister Beg Bonifacio. Thank you so much. Thank you so much. We are blessed to have you po. At patuloy lang po kayong mapagpala ng gawain po natin. Maraming maraming salamat po. Bye everyone. Bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na, dali. Ito po pala yung church. Ito po yung church. Ito po yung aming pumunting tahanan. Gawa na po siya. Praise God, praise God. Ito po ang bintana. Ayan po ang bintana. Hindi na umiikot. Bye-bye na. Bye-bye.